paano gumawa ng homemade na incubator. Ayan, mag-DIY ako para sa inyo. Ang una natin gagawin, gagawa muna tayo ng box. At yung gagamitin ko is plywood. Ayan, sa paggawa ng incubator. To make it ang mundo nung ako'y ituro. Ayan guys, buo na yung box natin. At nilagyan ko na siya ng tela para hindi mabasag yung itlog ko. Yung itlog na incubator natin. Ayan. At ito na yung takip niya. Ganyan yung itsura niya guys. Ayan. Ayan. Para siyang ataul. At ito yung butas, dito natin lalagay yung ilaw. Ayan. Next step natin, proper wiring. Ito na guys yung mga kailangan natin para sa wiring natin. Ayan, syempre wires, electrical tape, at ito, female plug, at saka male plug. Bulb, 25 watts lang to guys. Ayan, 25 watts lang sya. Ayan, incandescent ito guys, incandescent, yung mainit na ilaw, hindi yung puti, hindi puting ilaw kundi dilaw na ilaw. At syempre junction box para sa splicing. At ito guys, ito exhaust fan, para mag-regulate yung hangin sa loob ng incubator. Siyempre, sake. Ayan. Okay, simulan na natin. Lang natin siya sa source natin. Ayan. Ito yung source. Ayan. At kung makikita nyo dito, binandil ko siya. Ayan. Yung tatlo. Yung may tape. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Siya yung negative line nilang tatlo. Ayan. At yung isa naman, ito. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung positive line nilang tatlo. Siya nga pala guys, para hindi kayo malito, lagyan nyo ng tape. Kasi once na mabalibaliktad nyo yan, may pwedeng sumabog yung bulb ninyo. At dito, yan. Ito yung negative line. Okay, kukonnect na natin.
Ayan guys, sa wakas natapos din. Gumawa ako ng extension kasi kahit saan mo to dalhin, pwede. Ayan, yung maging source natin. Ayan. At yung sa exhaust pa natin sa loob. Ayan. Ayun. Ito. Check na natin guys. Ayan, yung sa exhaust pan at yung sa ilaw. Ayan. Tingnan natin dito sa loob. Ayan. Ayan yung tatlong ilaw natin. Ang kahalagahan guys ng parallel connection, once na mamatay ito, ayan, mamatay yan, buhay pa rin yung dalawa. May naka-reserve tayo. Ayan. At mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng itlog. Sample pa lang yan guys. At ito, ito na yung exhaust pan natin. Ayan. Gumagana siya. At may tubig. Ay, yung tubig kasi kailangan talaga sa loob ng incubator natin. Yung susunod pala natin gagawin guys, pag-check ng tamang temperature sa loob ng incubator. Gumamit lang ako ng ordinary thermometer. Ayan. Digital man to. Ayan. Dito. Ang temperature pala guys ng incubator, naglalaro lang siya sa 37 degrees Celsius hanggang 40 degrees Celsius. Kapag tumaas siya ng halimbawa 41 to 45, hindi na pwede yun guys. Maluluto na yung itlog. Dapat hanggang 40 lang talaga. Ayan. Check na natin siya. Ayan. In-on ko na siya. Ayan. Lagay nyo lang sa loob at antayin nyo lang. A few moments later. Ayan guys. Tingnan natin yung temperature sa loob ng ating incubator. Ayan. Ayan. Nakikita nyo guys. Ayan. 38.5. Para sa akin kasi guys, okay na rin yan. Hindi na rin masama yan. At sya nga pala guys, kapag mag-incubator kayo, yung itlog, i-roll nyo yan. Ganyan lang. Ayan. Papaikot, papagulong-gulongin nyo yan. At least 3 times a day sya. Ganyan. Ganyan lang. Para mabaliktad siya. Halimbawa ito, dapat sa ilalim naman siya. Ganyan. Kasi kapag hindi nyo yung ginawa, wala rin kwenta yung pag-incubator nyo. Okay. Thank you guys. Ayan guys, natapos na natin yung ating homemade incubator. At abangan nyo yung part 2 guys. Kasi marami pa akong mahalagang sasabihin. Okay, abangan nyo yan guys ha.